Hi everyone, now to welcome 2021, all right? But at this very moment, I want to welcome you all once again to my YouTube channel, and I want to say thank you so much for all of you guys, because we have reached 1,000 subscribers already. Thank you so much guys for... Thank you for all your support, for your love, for always watching our videos. Okay guys, good afternoon po. Sama ko si Rico Karinan ng Keep Shining. Siya po ang aking kalapit na dito. Nag-vlog man siya, at kung inyo pong kilala, pwede natin supportahan siya sa aking vlog. Siya po muna ang aking host. Nagbisita po siya sa akin kasi malapit lang siya dito sa amin sa barangay. So binisita po niya ako para meron siya daw siyang i-share. Ayan po. Sir? Thank you, Kuya Teng, sa pagbigay mo ng pagpapaulang sa akin. You know, ang isa sa pinaka-importanting bagay na dapat pag-usapan natin lalo sa panahon ngayon ay yung bagay na merong magandang dulot sa atin, not only for temporary but for eternity. And at this very moment, gusto kong pag-usapin si Kuya Teng. Nabigla ako, nag-video siya. Ngayon kasama namin kayo. And if you are watching this video, you better listen carefully, because your life will never be the same again. Ang buhay mo ay hindi na magiging pareho. 30 minutes after 30 minutes or 10-15 minutes of listening, ang buhay mo hindi na magiging kaparehas. Even we are having this video, Kuya Teng, ano yun pa rin ako ah? Pakinggan mo. Siyempre, matagal na tayo magkakilala, at marahil kakilala nyo rin ako, kakilala ko kayo. But you know, the most important thing na dapat malaman natin sa buhay natin ay yung kasiguruhan. Ay yung kasiguruhan ng buhay natin pagkatapos na tayo ay pumanaw rin sa kahit anong oras sa buhay natin. We do not know our lives. Lagi natin mapapakinggan ang linyang life is too short. Napakaikli ng buhay. That's what we call the brevity of life. The brevity of life na lagi sa ating magpapaalala, lalo na kung merong mga nakaburol sa paligid natin. Minsan mabibigla ka, one time may pinuntahan ako, 3 years old. 3 years old, pumanaw na, wala na. Just because of a disease na hindi ma-identify ng doktor, kahit espesyalista. You know, there are things that we do not know in this world. Pero may isang bagay na dapat maunawaan natin at malaman natin, at yan yung destinasyon natin. Destinasyon natin pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. There are 3 questions that I would like to share to you. 3 questions na na-encounter ko when I was still in elementary. Nung ako ay pariwara sa buhay, broken family kami noon. We do not know kung anong mangyayari sa buhay namin. Sabi nga ng mother ko, makatapos na lang ng grade 6, okay na yan. Okay na yan. Bahala na. Wala kaming, kahit sa pagkain, salat kami. Mahirap. Sobrang hirap ng buhay. And ayaw ko yung sabi ko, baka alien ako eh. Alien siguro. Kasi makikita mo yung tao sa paligid mo. Very normal, masasaya, nagsasalo-salo. May mga baon sila eh. Mayroon ng mga friends. Tapos ikaw, makita mo, hirap na hirap ka, parang iba ka, tsakwere ka, cast out ka. Sabi ko, alien siguro ko eh. But you know, yun pala, there are reasons behind that. Laging may purpose ang buhay natin. At ang unang dapat magunang masagot natin, sarili natin, who am I? Sino nga ba ako? We all know that we have so many statuses. Lagi na ako, nagtuturo rin ako ngayon, praise God, I'm already teaching.
dating estudyante ngayon, nagtuturo na rin. And ngayon, ikaw marahil may estado pa rin sa buhay mo. Marahil ikaw ay isang doktor, isang engineer, isang nurse, presidente ka ng Pilipinas. If you are listening right now, much better. Yan si Kuya Teng, nagtatrabaho rin siya. Napakarami nating estado sa buhay. We know who we are secularly. Secularly, sa mga trabaho natin, maybe you are a student o isang anak, babae, lalaki. Lagi mo yung makita ito ang estado mo. But you know, we have to understand, maunawaan dapat natin kung ano nga ba ang estado natin sa mata ng Diyos. What is our status in the sight of God? Who are we in the sight of God? The second yan, who am I? Take note yan. And secondly, why I am here? Bakit nga ba ako nandito sa mundo ito? And thirdly, pangatlong katanungan, when I die, where will I spend my eternity? Kapag ako'y uwi ng buhay, saan nga ba pupunta ang kaluluwa ko? There are only two destinations. There are only two destinations na pag natapos ang buhay ng tao dito sa mundo, there are only two destinations na pupuntahan natin. Whether hell or heaven. At syempre, lahat tayo sabihin natin, we want heaven. Gusto natin sa langit. Sino ba naman gusto doon kung hindi normal ang kaisipan? Mapapayas ako, hindi niya maunawaan. But, you know, the Bible talks about hell. Mas marami pa kaysa sa patungkol sa langit. Pinag-usapan, mas maigi pa yung impyerno. The truth about hell. Dahil nais ng Diyos na magkaroon tayo ng magandang buhay. Not only here on earth, but soon in heaven. At ayaw niya tayo mapunta doon sa impyerno. Siyempre gusto natin ng lagi. But the question is, how many percent na sigurado ka na pupunta ka doon? Kung ikaw yan na yung 1 to 100. Hindi 100% na. Pagkarating tayo. Mga ilang percent? Siguro 50-50 tayo. 50-50! Kahit pag ito tayo yung mga balik loob sa Diyan, sa mga isang Diyos, na dapat kailangan natin ang mag-ingin ang tawad sa ating mga kasalanan. Napakaganda yung Kuya Teng. Alam mo po, pag 50-50, delikado yun. Alam niyo po, nung may nagtanong rin sa akin, alam mo ba kung saan pa pupunta ang kaluluwa ko? Sabi ko, hindi ko alam. Talaga, sarili ko. It is an honest answer. Kahit kay Kuya Teng, if you are watching this, ikaw, i-rate mo sarili mo, how many percent? Ilang porsyento sa buhay mo na sigurado ka na ito ay pupunta sa langit? Kung ikaw ay 50-50 rin, you better listen. Ang sabi ng salita ng Diyos, as it is written, ayon sa nasusulat, walang pagbuti, wala kahit isa, lahat tayo. Pag wala kahit isa, lahat yan eh. Lahat. Kahit ito pa napakayaman, napakagwapo, napakaganda, bata, matanda, o sabi na, nasa iyo na ang lahat. Alam mo Kuya Teng, yan yung timsong ko nung mga nag-ulang-ulang ko, timsong namin nung dating kaanman ko, yung word na flirt. Hindi ko nga alam yung flirt pa yung gano'n pala yung ginagawa ko. Yung ano ko, wala pa akong sarili ko, timsong namin na nasa iyo na ang lahat. But you know, iba na. Kung wala kang Kristo, with you can do nothing, we can do nothing without Christ. Ganun, pinost ko yun eh. Sabi ko, life, the health is not the core of human life. Christ is. If we don't have the Lord Jesus Christ, we are nothing. Who am I? We are nothing without Christ. Who am I? We are all sinners. I am a sinner. Ako ay isang makasalanan. At ako ay hindi ko kayang mapunta doon sa langit by myself. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko sa kamatayan at sa kapahamakan na nakaangkang sa akin. Buhay pa tayo, Kuya Teng. Meron na tayong sentensya. May sentensya na tayo kung walang hanggang kamatayan dahil sa kasalanan. Dahil sabi ng salita ng Diyos, dahil sa ating pagkakasala, tayo ay nahiwalay sa kanyang kaluluwa.
Sa iba na, tayo ay makasalanan, sabi sa Romans 6:23. We are separated dahil sa ating kasalanan. Katulad ko yan eh, meron, di ba po, may mga nakalaring naman. Siyempre, meron pa lang minamahal, special someone. At siyempre, dahil pag napakasarap ng feeling, pag yung asawa mo at ikaw, masyado kayong ano, wala kayong tampuhan, wala kayong pinagtatalunan, mahal-mahal yung isa't isa. Pero there were times, I'm sure, na mayroong pagkakataon na ikaw ay minsan nanlamig sa kanya dahil siyempre, baka may kasalanan siya nagawa. Ikaw, you know, in all the relationships in the world, sa lahat ng relasyon sa mundo, kapag meron dahil sa kasalanan, nagkakaroon niya ng laman. Ang dalawang mag-asawa na, pag yan nagkatampuan, pwede yan magtabi sa, ano, sa isang higaan, hindi yan magliligitan, di ba? Observe mo lang, observation mo lang kahit sa magkaibigan. Pag yan may sinatapin, binakstabang niya, puso-puso yan ngayon, backstabbing. Alam mo, just because of sin, na nagkakaroon ng pagkakahiwalay. At ang pinakamalang pagkakahiwalay, na na-experience ng tao sa history ng tao ay yung pagkahiwalay sa Diyos. Siya ay banal, tayo makasalanan. Kasi katulad ng isang kamatis, pag yung isa nagubulog na, hindi nga yan pwede, hiwalay niya. Mahamaanin mo na, magubulog. We are all sinners and we can do nothing by our own. Lahat tayo makasalanan. Anong kabayaran? Sabi sa salita ng Diyos, Romans 6:23, if you have your Bible with you, open it in Romans 6, verse 23, where the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tao ay nagkaroon ng kamatayan only physically but spiritually. May mga taong naglalakad-lakad na pala mo napakakisig, napakamacho, napakagwapo, lahat-lahat na, nata sa kanya na. But you know, they are dead spiritually without Christ. Patay ang tao kapag walang Kristo. Patay ang tao kapag ang Diyos ay wala sa kanya. Walking dead, ika nga. Yung mga nagpapalabas, nung gumagawa ng movies. You know, the truth is, hindi lang yung tao na yung mga zombies. You know, ang mga tunay na zombie ngayon, yun yung mga tao na walang Kristo sa buhay nila. Because they are walking dead. Walang buhay, patay sila spiritual. Sa mata ng Diyos, patay ang tao dahil sa kasalanan. Dahil hiwalay, that means separation. Ang kapag ang tao ay nahiwalay sa Diyos, nagkaroon siya ng kamatayan. Spiritual death ang tawag dyan. At kapag ang espiritu ay nahiwalay sa katawan ng tao, nagkaroon ng physical death. Physical death, kung ikaw ay mahal sa may mahal sa buhay, o pakilala, na binawian ang buhay, yung kaluluwa niya, nagkumiwalay na sa kanya, at yung katawang tao niya, yun ang nabubulong dito sa mundo. And you know, the only hope for everyone of us ay habang buhay pa tayo. Dahil pagpatay na tayo, wala na ang pag-asa. The only hope ay habang nandito pa tayo sa mundo. Kaya sabi ng Biblia, now, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. You have to be saved. You have to be saved right now. Hindi na natin kailangan ipaumaga pa. Now na. Now is the right time. Ngayon na. Who are we? We are all sinners. And why are we here? We are here to serve and glorify God. To serve and glorify Him. Pero hindi natin magagawa yan without our right relationship with Him. Kailangan natin ma-reconcile sa Kanya. Yung dating hiwalay, kailangan yung ma-reconcile. Ano yung barrier doon? Kasalanan. Maliit o malaking kasalanan. Kasi ang tao minagawa, rinirate ang kasalanan. Ito, ano yan eh, napakalaking kasalanan mo. Kaya, ano pa, papatayin ka, sinyang elektrik ka, bubulong ka. But you know, small or big, yan ay kasalanan. Small s, sumulat ka, small s or big s, that is sin. Kasalanan pa rin, sin pa rin. That is sin. At sa mundo natin,
Yung mga taong nasa, nasa paligid natin, kung papansinin mo, karamihan, sanay na sanay na dyan, na they do not care. Ito yung ginagawa ko eh. Ito yung source ng living namin. Ito yung bumubuhay sa amin. They do not care. But that, but at the end of that, is death. Is destruction. Kapahamakan nasa kabayaran ng kasalanan, and that is death. Ang pinaka nakakatakot, sabi nga ng Biblia, huwag kang matakot sa pumapatay ng laman, pumapatay ka sa, matakot ka sa pumapatay ng kaluluwa. At yan ay yung doon sa dagat-dagatang ako. Kaya habang may oras pa, repent, sabi ng Biblia, repent. Repentance is made unto salvation, sabi ng Biblia. Ang sa pamamagitan ng paghingi natin ng kapatawaran, diyan nagsisimula ang pag-reconcile natin sa Panginoon. We have to repent of our sins and accept Him with all our heart, for we can do nothing without Him. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, I am the way. Ako ang daan. I am the way, ginamit yung definite article that. Pag sinabi niyo, saan yan? Sure na yan. Sinabi mo, I am the way. Marami na yung daan. At alam mo, Kuya Teng, ang tao, marami yung ginagamit na daan papunta sa langit. Ay ako, gagawa ko ng ano, ng maging video ko. Tapos, tutulong ako sa mahirap. Ginagawa ng tao, ang sabi-sabi niya, pupunta ako sa langit kasi gumagawa ko ng mabuti. There is pride. There is pride sa buhay ng tao. Kaya sabi ng Biblia, not with words, lest any man should boast. Hindi sa gawa kung bakit ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Dahil kung sa gawa, magyayabang ang tao. Sabi sa Efeso chapter 2, verse 9. Kaya sabi ng Panginoon Jesus Cristo, I am the way. Ako ang daan. Hindi yung gawa ko, hindi kung ano ang ginawa ko. I am the way. The truth, ang katotohanan. Maraming tao nag-aanap ng katotohanan. Pero ang tunay na katotohanan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Jesucristo. The truth about life, about love. Nag-aanap ka ng pagmamahal, kay Kristo ka lumapit, love. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Kung nasa Kanya ang buhay ko, kung Siya ang buhay, dapat sa Kanya ka lumapit. Di ba, Kuya Teo? Sa Kanya ka lumapit. Nasa Kanya yung lahat na. Kung meron ka man dapat sabihan, ito pinilingin. Kung meron ka man dapat sabihan, nasa iyo na ang lahat, hindi yung girlfriend mo. Kasi sooner, mawawala yun eh. Baka nga iwalayan ka pa dahil sa attitude mo. Di ba? Ang nasa iyo, ang totoong nasa iyo na ang lahat ay nasa Diyos. At kapag ikaw ay merong Diyos, you have everything you need to be happy. You have everything you need to be blessed, to have the best success in life, the best and the best name. Ang pinakatagumpay sa buhay ng tao ay na kay Kristo. Yan ang totoo. That those are the truths that I am sharing to people. So, magitan lamang ng Panginoong Jesucristo kung bakit ang tao magkakaroon ng pag-asa ng buhay ng buhay. Who am I? I am a sinner. I am here not to do my pleasure, but to do the will of God. And when I die, where will I spend my eternity? Two destinations, heaven and hell. Kung gusto mong langit, then you have to repent of your sins. Kailangan mo pa humingi ng kapatawaran sa lahat ng iyong pagkukulang at pagkakasala. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, pagkat sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, ang tao ay nagiging anak ng Diyos. Dahil lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, ngunit hindi lahat ay kanyang anak. Marami, ibang pinikilala ng ama, yung kaaway mismo. May sa ibang bansa man, talagang harap-harapan na sinasambay yung Diablo. Yung, sabi ng Biblia, yung ama nyo, yung Diablo, the devil. Kaya lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, ngunit hindi lahat ay kanyang anak. Only those people who receive the Lord Jesus Christ in their hearts, ang tunay na nasa Kanya. Kaya sasabihin ng tao, Lord, Lord, may matawag sila sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, kasi wala silang personal na relasyon sa Panginoon. Lahat nakakakilala sa presidente,
pero hindi lahat kilala ng presidente. Ang kailangan natin is right relationship, personal relationship. Kailangan hindi lang natin alam ang Panginoon, alam niya rin tayo. Na tayo ay nasa Kanya. Na tayo ay sa Kanya. By surrendering our lives, kailangan lang natin isuko ang ating buhay. The question is, are you willing to surrender your life to God? Handa mo bang isuko ang Diyos? Isuko ang buhay mo sa Diyos? You have to make a decision. Tanggapin mo man o hindi ang Panginoon, your life will never be the same. Tanggapin mo ang Panginoon, then you have to be converted. Kailangan yung dati nakaharap ka dito, ngayon kailangan humarap ka na sa Kanya. Direkta. Oo. Kung dati nakatalikod ka, humarap ka na ngayon. That is the essence of conversion. Kailangan harapin mo na. Ang katotohanan, kailangan harapin mo na ang Diyos. You have to surrender your life and you have to face Him if you desire life, eternal life. Because eternal life can never be found in your riches, in your strength. Wala yan. What shall I profit naman? Ano nga ba mapapinabangan ng lahat ng yaman sa sanlibutan kung ang iyong kaluluwa ay wala naman? Mapapahamak naman. Anong essence ng lahat ng yaman mo, ng profession mo? Lahat-lahat sa buhay mo, walang kwenta yan eh kung wala ang Panginoong Isukuri sa buhay mo. Dahil kung wala ang Panginoong Diyos sa buhay mo, ang iyong kaluluwa ay mapapahamak doon sa dagat ng yaman. That's the truth, that it's a reality and you have to accept it. You have to repent and surrender your life to God. At kung hindi mo man siya tanggapin, your life will never be the same again. You are already condemned, sabi ng Biblia. Kaya ang mga nakikinig ng sa Diyos, if you are watching this and you are having that faith in the Lord Jesus Christ, nasa Diyos ka. Ang sino mang nakikinig ng sa Diyos, ay sa Diyos. Salita ng Diyos, sa Diyos. Diyos yan. And kung hindi ka sa Diyos, hindi mo papakinggan yan, hindi mo papananampalatayan yan. Now, if you have that faith, if you know that you can do nothing without God, and you are willing to surrender your life, to humble yourself, repent of your sins, and accept Him with all your heart. Follow this prayer, sabi ng Biblia. If thou shalt confess with thy mouth, kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesucristo, kung ipapahayag mo, thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart, mananampalataya ka sa puso mo, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Faith matters. Manampalataya ka lang sa Kanya. And the assurance of salvation ay nasa Panginoong Jesucristo, not in anything in this world. Sabihin ka ng tao, sige, magpapautisan mo ba? Agad-agad. Para mawala ang kasalanan mo. Kung para mawala ang kasalanan mo. Para maligtas ka. That's not the right way. Sana sinabi ng Panginoon, be baptized and you will be saved. Hindi eh. Sabi ng Panginoon, I am the way. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya mismo. At hindi yung reliyon mo magliligtas sa'yo. Dahil marami ngayong reliyon, hindi nagtuturo ng sa salita ng Diyos. They say, I am preaching the whole counsel of God, but they are not. They are just, hindi ko na sabihin, we just have to preach the Lord Jesus Christ. And you have to accept Him with all your heart, with all your soul, so surrender your life, lahat-lahat sa iyo. If you desire for that salvation, for that eternal life, and to be blessed by obedience to His will, accept Him in all your heart. Ipahayag mo sa iyong bibig. And I would like to invite you in this very short prayer of humbling ourselves, expressing our humility, and saying that we can do nothing without Him. The Lord Jesus Christ, Word of the way, the truth, and the life, Lord. Ay nampalataya ko ako na ikaw ay namatay sa krus. Ay libing at muling na buhay para sa aking maliligtas. Nampalataya ka. Let's speak to Him in prayer and do it with all your heart. Sipin mo na kausap mo siya personally at nasa harap mo siya, Kuya Ten, at sa bawah rin. Sundan mo ang panalangin ay ito, Kuya Ten.
Sundan mo ito ng may buong pananampalataya at sambitin mo po sa iyong bibig. Let us bow our head, close our minds. Sundan mo ito, Kuya Ten. Sundan mo ito. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Sa pagkakataon ito, na naunawaan ko, na ako ay isang kasalanan, hindi kayo iligtas, ang aking sarili, sa kapahamakan, at kamatayan. Patawarin mo ako, alam ko po, na ikaw ay namatay sa krus, na iliwin, at sa ikatlong araw, ay huling nabuhay, para sa ating ikaliligtas. Sa oras na ito, binubuksan ko po, ang pintuan, ng aking puso, at tinatanggap kita. Panginoong Jesus, bilang aking personal, na Panginoon, na tagapagligtas. Mula po ngayon, ikaw lang po ang manguna sa aking buhay. Maraming salamat po. Sa buhay mo walang hanggan. Na iyong pinagkakaloob. Ito po ay aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Na aking Panginoon. At tagapagligtas. Amen. Congratulations. Hindi pa tapos. May share pa ako. Yan, listen pa. Kuya Ben, sino po yung tinanggap mo? Siyempre si Krista. Nasaan na po siya yung tinanggap mo? Nasaan po siya? Nasaan na Kuya Ben. Congratulations. Ang sabi po Kuya Ben, ang salita ng Diyos, ang sino mang may Kristo ay bagong nilalang na. Ang sino mang nagsipagtanggap sa Kanya ay binibigyan kapangyarihan ng mga ginanap ng Diyos. Kaya Kuya Ben, talagang po yan ang kita ngayon. Maraming salamat sa pagdating. Connected na po tayo ngayon, connected tayo spiritually, at yan po ang kailangan ng tao ngayon, ang relasyon sa Panginoong Jesus. Dahil ang pinaka-problema ngayon ng tao ay hindi yung COVID, kundi yung pagkahiwalay sa Diyos. Pagpaniwala, pagtiwala sa Diyos. Tiwala sa pananampalataya sa Diyos ang pinakailangan ngayon ng tao. Ang pinaka-problema ng tao ay hindi COVID, kundi ang kanyang kasalanan. At ang kasalanan na yun ay ang kailangan malinis, kailangan magkaroon sila ng Diyos sa kanilang buhay at malaman na ang tanging solusyon sa lahat ng problema ng tao ay ang Panginoong Diyos. Without God, we can do nothing. Thank you so much po, Kuya Ben. Maraming salamat, sir. Until next time. Maraming salamat po sa magandang pangaral ni sir. At kapag magandang loob, magandang pangaral sa atin. Ayan, maraming salamat kay sir. At isa po siyang nag-vlog din at nag-YouTube. Sana po ay masuportahan natin kung ma-upload ko ito at makilala niyo. At yan po, maraming salamat. And thank you so much. Okay. Picture of Kuya Ting. Kapwede.